Itong si Dennis, meron po siyang problema. Nagtanong siya, tanong ko po anong gamot sa panginig ng katawan at hirap makatulog. Alam mo yung hindi ka makatulog pagkatapos nanginginig ang katawan mo. Ito yung simptoma na apektado yung muscle at saka yung nervous system mo. Yung ating muscle at ang ating nervous system, they work together, nagtutulong sila para makagalaw at makapag-interact tayo sa kapaligiran natin. Ang nervous system, nagpapadala siya ng signal, sasabihin sa muscle natin na mag-contract at mag-relax. Kaya ngayon, ang reason kaya hindi ka makatulog pagkatapos ay nanginginig ka, maaaring ang isang dahilan dito, stress at anxiety. Ang panginginig at hirap matulog ay may kaugnayan nito sa pagkabalisa. At makakatulong dito yung mga relaxation techniques tulad ng deep breathing exercise. Sabi po, ang deep breathing exercise, nakakatulong ito para tumigil kang manginig. Ang paghinga ng malalim, ina-activate yung ating parasympathetic nervous system. Ang parasympathetic nervous system natin, itong nagpapabagal ng heart rate, ng blood pressure natin, nagpapababa at nagpaparelax sa ating muscle. Ang parasympathetic nervous system, para siyang brake na pedal. Pagka inapakan mo yung pedal, automatic po, dahan-dahan, nag-slow down yung sasakyan or titigil yan sa pagtakbo. Ang parasympathetic nervous system, pag ito'y na-activate, nag-slow down yung ating katawan. Kaya ang parasympathetic ay para siyang gardener na pag ito'y diniligan mo at binigyan mo ng fertilizer, ay tutubo at mabubuhay ang halaman. Kaya ang parasympathetic nervous system, siyang nagbibigay ng nourishment at nagre-repair sa katawan para mag-function itong mabuti. Yan ang nagagawa ng deep breathing exercise. Ang deep breathing, pinipigil yung panginginig natin at pagkalmante ng nervous system. Dahil pag minga ka ng malalim, nare-reduce yung stress level mo. At tumutulong ito para ma-relax ang katawan mo at isip mo, makatulong para makatulog ka. Kaya pagka nag-deep breathing ka, siguraduhin mo na ikaw ay nasa sitting or standing position. Be sure na makahanap ka ng komportabling position, panatilihin mo na straight yung likod mo o kung nakahiga ka ay hindi ka nakabaluktot. Ang isang paraan din para makatulong, kaya para mawala yung panginginig mo at para makatulog ka, yun na nga yung breathing exercise. Tsaka sa buong maghapon, magkaroon ka ng regular exercise. Kasi po ang exercise, kaya hindi ka makatulog dahil sa stress, pagkabalisa, tsaka anxiety. Kapag ka meron kang 30 minutes exercise every day, ay magkakaroon ka ng kakaibang perspective. Yung feeling of stress or pagkabalisa mo, na-stuck ka kasi dun sa negative, yung tali ng pagkabalisa. Ngayon, pag nag-exercise ka, nawawala yung tali na yon. At naiiba yung situation, naiiba yung takbo ng utak mo. Kaya pag nag-exercise ka, lalo kung nag-enjoy ka dun sa exercise mo, tulad ng dancing, zumba, lahat ng worries tsaka stress mo, mawawala. So, gawin mo para maiwasan ang panginginig sa gabi at para makatulog ka. At kailangan sa buong maghapon, kung ano yung komportabling oras mo, either umaga o bandang hapon, mag-exercise ka para mawala yung worries at ma-reduce yung stress mo. Kasi ang stress, para siyang balloon. The more na mag-stress ka, lalaki ng lalaki, lolobo ng lolobo yon. Eventually, ito'y puputok. Kaya anxiety ay para siyang babagsik na aso. Pagka po hindi mo makontrol sa kakatahol yung aso na yon at ikaw ay matatakot, feeling na hindi ka ligtas, so dapat matuto kang parang ganyan. Pag hindi mo alam i-manage yung anxiety mo, ay hindi mo makakalmante, parang
hindi mo mapigil yung nagagalit na aso. Kaya kailangan tuwing umaga, at least meron kang 30 minutes exercise every day, makakatulong dun sa iyo yun. At saka meron kang sapat na oras na tulog, yung 7 to 8 hours na tulog bawat gabi, kasi pag well-rested ka, madali mong labanan yung stress at anxiety, kasi yung brain mo ay ano, yung bang nagpa-function na mabuti. Kasi kapag kulang ka sa tulog, nahihirapan ang utak mo na mag-process ng information at makagawa ng desisyon. Kaya pag napakahirap sa iyong harapin ang problema at nagpuprovoke pa yung mga sitwasyon na nararanasan mo sa araw-araw. Tsaka pag ikaw ay nakakatulog, meron kang energy. Pag well-rested ang katawan mo, kayang-kaya mong labanan yung problema. Tsaka nakakatulong para stay focused ka at kalmante ka sa mga hirap na sitwasyon ng buhay. Kapag ikaw well-rested ka at nakakatulog ka, tsaka maganda yung mood mo. Pag well-rested ka, maganda yung mood mo at madali mong harapin ang problema. Kaya nga po, imagine pagka ikaw ay stress, para kang kotse na ikaw ay full tank ang kotse mo at napahinga yung sasakyan mo the whole night, pahinga yung sasakyan mo, tapos full tank pa, tapos magdadrive ka, long drive, di ba? Sa daan, hindi ka matatakot na tumirik kasi full tank ka at nasa good condition ang sasakyan mo. Ganon din yung utak, pag kulang ka sa tulog, para kang sasakyan na walang laman ng gasolina at saka sobrang pagod ang sasakyan mo, kaya prone ka sa accident. Kaya kailangan para well-rested ka, tapos ay maka-coop up ka sa problema, para makatulog ka at saka hindi ka manginginig, matulog ka the same time, no? At saka even weekend, mag-create ka ng relaxing bedtime routine, dark, quiet, cool ang room mo, huwag kang iinom ng caffeinated and alcohol before bed. Ang regular exercise mo, kailangan not too close sa bedtime, maaring 2 o'clock or 3 o'clock in the afternoon, ganon, o kaya sa umaga. At saka yung mag-practice ka ng relaxation techniques, yung bagay na nag-enjoy ka tulad ng singing, dancing, gardening, biking, hiking, or pamamasyal sa outdoor. Nare-reduce yung stress anxiety mo. Ito yung mga relaxation techniques na makakatulong sa'yo para, kasi nga po yung stress at saka anxiety para siyang bagyo. Diba, very scary yan? Kaya eventually, kahit na malakas ang bagyo, lilipas din yon. Ganon din po yung problema, lilipas din yan. Kaya nga po yung kaya kailangan pagka bagyo, meron kang rain gear, meron kang protection. Kaya meron kang payong, meron kang kapote, meron kang gamit na protection sa bagyo. Ang bahay mo, hindi ka nag-alala na matanggalan ka ng bubong, kaya ayan po, yan ang ganyan yung pag-handle po ng stress, no? Kasi pag masyado kang na-stress, wala kang protection. Kaya kung gusto mong protected ka sa panahon ng storm of stress and anxiety, kailan meron kang mga different relaxation techniques na nag-e-enjoy ka, ma-reduce ang stress para makatulog ka at hindi ka manginig. Kaya nga po yung alcohol, yung alak na yan, nakapagpapalala ng anxiety symptoms mo. Iwasan mo yung mga substance na yan, mahirapan kang matulog at manginginig ka. Yung caffeine kasi at saka yung alak, para yung para kang merong meron kang campfire, no? Tapos yung meron kang kahoy, gusto mong gumawa ng apoy, ganon, nagliyab yan kasi linagyan mo ng gasolina. Hindi mo makontrol yung apoy. Parang ganun, pag miinom ka ng alak at saka nagkakape ka, nagiging worse ang stress mo
pag ganun, kaya pag meron kang feeling of stress tsaka anxious ka, iwasan mo yung caffeine and alcohol, nagdadagdag ka pa ng fuel sa apoy, parang nagbuhos ka ng gasolina sa campfire suddenly, mahirap itong makontrol. Ganun po yung caffeine at alcohol, nagiging worse ang iyong yung stress mo pagka nagtitake ka niyan. Kaya kailangan pagka meron kang stress, kailangan meron kang therapist, no, counselor, para malaman mo ang root cause ng stress anxiety mo at para ma-manage mo yung symptoms. At mag-take ka ng mga supplement like vitamins at Super B Complex. Ito'y nakakatulong kahirap pang matulog at pangalis ng panginginig ng katawan. Nagsusupport itong vitamins at Super B Complex sa mood regulation mo. Nagpo-protect sa cell damage at saka involved ito sa production ng melatonin. Ito'y hormone nagre-regulate ng sleep-wake cycle mo. Ang Super B Complex meron siyang 8 B vitamins for energy production. Sa ating pong nervous system na kumokontrol sa ating tulog at mood. Kaya nga po yung vitamin C Super B Complex nakakatulong para ma-improve ang sleep quality at nare-reduce yung anxiety mo. Ang nutritional deficiencies, kakulangan ng vitamin at mineral tulad ng potassium, magnesium, vitamin B12, nagdudulot ito ng panginginig at ang dapat mag-take ng mga supplement na yan. Ang deficiency ng mga nabanggit kong supplement, nagkukos ito ng difficulty sleeping and body shaking. Kaya importante sa sleep and mood regulation, mag-take ka ng calcium, magnesium, at ang ito rin po, nakakatulong po yung Super B Complex, vitamin C, para makatulog ka at para kayo ay ma-relax, no? At ang ating pong Super B Complex, ito importante for energy production and nervous system function. Kaya ngayon, pagka nakakaranas kang hirap matulog at nanginginig ang iyong katawan, kailangan ma-rule out yan ng iyong medical doctor. Ang doctor mag-order siya ng blood test, i-check yung level ng mga magnesium, mga vitamins mo sa katawan. Pag deficient ka niyan, i-re-recommenda niya yan sa'yo, ma-improve yung tulog mo at saka maiwasan ang pakinginig mo. Kaya kailangan po para maiwasan yan, make sure po na sundin mo yung mga napayo ko. Yung omega-3, fatty acid, calcium, magnesium, lecithin yan, importante yan sa sleep and mood regulation mo. Nakakatulong yan para ma-improve ang sleep quality mo at ma-reduce yung panginginig mo. Kaya yung omega-3 fatty acid, ito po ay importante sa kalusugan ng ating utak, ng ating puso, at nare-reduce yung inflammation. Para ma-improve ang sleep quality, ma-reduce ang stress, mag-take ka ng omega-3 fatty acid, pati yung ating calcium. Pagkasi pero kang calcium deficiency, hirap ka rin matulog. Ang magnesium, involved po ito sa regulation ng muscle function. Kaya pagkakulang ka ng magnesium, hirap kang matulog, pinupulikat ka at madali kang mabalisa. Kaya ito ayon sa pag-aaral, para ma-improve ang sleep quality, ma-reduce ang anxiety mo, ay mag-take ka ng din ang lecithin. Alam mo, may mga neurological condition ay nagkukos ng panginginig ng katawan, katulad halimbawa po ng Parkinson disease. Ito po isang neurodegenerative disorder, apektado ang nervous system. Meron tremor, nanginginig ka, nahirapan kang matulog, at naninigas ka. Yun po yung sakit ni Muhammad Ali, diba? Ito na nga yung kinamatay niya. Meron sinasabi ring essential tremor. Ang essential tremor, ito isang neurological disorder, yung mga involuntary tremor ng ulo mo, kamay mo, pati boses mo, nahirapan kang matulog. Yan, ang essential tremor, ito'y para siyang bangka nasa gitna ng bagyo. Yung boat ay nagra-rock, yung boat nang shaking, at mahirap sa mga pasahero na magpahinga at matulog dahil po nag-shake yung bangka o yung barko. Yan po ang explanation sa essential tremor. Kaya pag meron kang essential tremor, nahihirapan kang matulog,
at nanghihinig ang katawan mo, restless ka at mahirap kang mag-relax. Kaya nga po yung pong boat ay nasa gitna ng storm, may mga alon, mataas, malakas ang hangin. Yung boat ay constantly rocking and shaking at hindi ka makatulog, at ang galaw ng boat, mahirap kang makatulog, ay yung na maalon ganoon, gumagalaw ka, hindi ka komportable. Similar yan sa essential tremor. Ang essential tremor ay mahirap kang matulog at meron kang trouble sa muscle mo. Kaya pag meron kang hirap matulog tapos nagtitremor ka, kausapin mo yung doktor, magkaroon sila ng tamang program para sa'yo. Kailangan kay tamang pangangalaga mula sa doktor mo, maghanap ng tamang gamot o pamamaraan. Dapat alamin mo saan ang galing yung tremor mo. Ito ba'y essential or ito ba'y Parkinson? Ito po, dapat mong malaman saan ang galing ito. Kaya yung professional na doktor, i-diagnose ka anong dahilan ng panghinig mo, anong dahilan bakit hirap kang matulog. Mabigyan ka ng angkop na gamot, pamaraan ng paggamot na ayos sa iyong pangailangan. Nakakatulong po yung maligo ka ng maligam-ligam na tubig bago ka matulog sa gabi, at tapos nakakapag-relaksyon, at pwede kang magpahid ng crystal oil para ma-reduce anxiety at nagpo-promote ng relaxation, nare-reduce ang pain at inflammation, nag-improve yung sleep quality mo, at nawawala yung mga sakit ng ulo mo at hilo mo. Pagka meron kang respiratory problem, nawawala yung mga congestion, at ito yung nakakahinga ka ng mabuti, nawawala yung paninikip ng dibdib. Pag hinaplas mo yan sa dibdib at lalamunan mo, pag napaso ka, nauntog ka, hindi ka mabubukulan. Nakakalmante rin yung tiyan mo, naririlib yung kabag mo, yung sinisikmura ka, nagbo-bloating ka, nagka-cramps yung tiyan mo, naririlib yung pagduduwal at pagsusuka mo. Yan po ang nagagawa ng crystal oil. Kung kinagat ka ng lamok, hindi ka mangangati, at saka hindi ka lalapitan ng lamok pag pinahiran mo ng crystal oil yung balat mo. Ang isang bote po nito, 60 ml, 400 pesos. Pag bumili kayo ng tatlo, ay 1,000 na lang. Makatipid kayo ng 200. Yung activated charcoal po natin, gamit na to centuries for its medical properties. Ito yung gamot sa mga food poisoning, drug overdose, pang-prevent ng hangover. Ito po ay nagpe-prevent na ma-absorb yung toxins sa bloodstream. Kaya pagka na-overdose ka sa drugs, na food poison ka, ito po yung gamot sa paisuka ka. Nare-relieve yung kabag mo, nag-absorb ng gas ito sa bituka, at nare-reduce yung bad breath kasi yung activated charcoal, ina-absorb yung bacteria at toxins sa ating bibig. Available to sa Patnubay. Mag-subscribe po kayo sa ating Facebook at sa ating YouTube. Ang pangalan ko po sa YouTube ay Rose Alfonso. Para ma-update kayo sa aking mga video, pwede yung i-click yung bell. Ganun din kasi sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Kaya kung mag-inquire po kayo tungkol sa mga products natin, para kami po yung nag-deliver, gamit natin ang LBC. Cash on delivery yon. I-charge lang sa inyo ang shipping fee. Ibigay nyo lang po yung detail, your name, your address, kasama rin barangay, tsaka yung contact number nyo. I-charge po sa inyo ang shipping fee, cash on delivery ito. Ngayon po'y dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagpapadala sa atin sa pagsisisi, at nagdudulot ng kaligtasan ang hindi pinagsisisihan ng ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Ito po ay pagkakaiba ng godly sorrow and worldly sorrow. Ang godly sorrow, ito'y kalungkutan, nare-realize mo yung kasalanan mo,
at nakikita mong meron napapalayo ka sa Diyos. Kaya ang gagawin mo, magsisisi ka, mababago'y kaisipan mo at puso mo, at babalik ka sa Panginoon. Pero yung makamundong kalungkutan, ito po yung sorrow, hindi ka magsisisi. Ikaw ay hopeless, ikaw ay parang wala ng pag-asa. Kaya ang Bible tinuturo, ang godly sorrow ay napakahalaga sa kaligtasan. Pagka tayo sorry sa ating kasalanan, tayo po ay bumalik sa Panginoon, tayo ay kanyang patatawarin at bibigyan tayo ng gift of eternal life. Kaya sabi po, godly sorrow is a gift from God. It is a sign that He's working our heart, that He's lending us to repentance. Kaya ang godly sorrow ay does not lead to despair of hopelessness. Instead, it leads to hope and joy because we know that we are forgiven, that we have a new life in Christ. Pero yung worldly sorrow, well, it leads to despair and hopelessness at ikaw ay nawawala ang focus mo sa pag-asa at sa promises ng Diyos. Maganda gabi po, nawang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.